Di na bago pa ang pangalan ng hari na si Henry VIII sa kasaysayan. Ang haring kung magpalit ng asawa ay parang nagpapapalit-palit lang ng damit. Naghari sa Inglaterra ng 36 na taon matapos na hindi niya makuha ang gusto niya sa mga babaeng kanyang naging asawa. Ang ilan dito ay ipinabitay pa niya. Nagtayo pa ito ng bagong relihiyon upang makuha lamang ang gusto niya. Ito naman ay ang kwento ng mga sawing asawa ng haring si Henry VIII, si Catherine ng Aragon. 4 pa lamang mula nang maging hari itong si Henry, kanya agad na pinakasalan ang prinsesa na si Catherine ng Aragon. Nang panahong iyon, si Henry ay 17 taong gulang pa lamang. Ayon sa kasaysayan, obsesyon ng haring ito na ipagpatuloy ang lahi ng mga Tudor. Makailang beses na nagdalang tao ang noon ay ang reyna at ilang beses din naman na nagsilang. Ngunit sa kasawi ang palad sa dami ng kanilang supling, ang tanging nabuhay lamang ay itong si Mary. Siya ay ipinanganak Pebrero ng taong 1516. Sa loob ng 23 taon na natili si Catherine sa tabi ng hari, ayon sa tala, modelo ng isang magaling na reyna itong si Catherine. Mapagmahal, mapagkumbaba at masunurin. Ngunit may isa ito na kahinaan. Hindi nito mabigyan ng anak na lalaki ang hari. Kaya naman dahil dito, inalisan siya ng trono. At dito nabuo ang bagong relihiyon sa Inglaterra dahil ayaw ng simbahang Katolika na payagan itong si Henry na hiwalayan ang reyna na si Catherine. Ito ay sa pamamagitan ng annulment. At dahil inalisan na ng korona, pumanaw si Catherine bilang ang prinsesa ng Aragon ng 7 ng Enero ng taong 1536. Si Anne Boleyn. Ang isa sa naging dahilan kung bakit nagkaroon ng bagong relihiyon sa Inglaterra ay ang dilag na ipinalit naman sa reyna. Ito ay walang iba kung hindi si Anne Boleyn. Matapos na pakasalan, nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Ngunit ikinadismaya ng hari na babae muli ang kanyang naging supling. Ito naman ay pinangalanan na si Elizabeth. Umasa pang muli ang hari na mabibigyan siya nitong si Anne ng lalaki na tagapagmana. Ngunit matapos ang ilang beses na ito ay manganak nang wala sa husto sa buwan, sa wakas ay nawalan din ng interes ang hari kay Anne. Ayon sa tala, naselosa itong si Anne at matindi ang kapit sa korona. Kaya naman ito ay hindi ikinatuwa nitong si Henry. Ang solusyon, pagbintangan ito ng pangangalo niya. Dahil sa kasalanan na sa kanya ay ipinaratang, 2 matapos na siya ay diborsyohin ng hari, ng 19 ng Mayo ng taong 1936 ay inalisan itong si Anne ng ulo sa plasa. Si Jane Seymour. Pangatlo naman sa naging reyna ng noon ay Inglaterra ay si Jane Seymour. Ilang araw pa lamang matapos na maalisan ng ulo itong si Anne, agad naman pinakasalan ng hari itong si Jane. Katulad ni Anne, ang mga dilag na ito ay kalukadidang nananghari ng si Catherine ng Aragon ay reyna pa. Kumbaga, naghihintay lamang sila. Ang matindi, second cousin nitong si Jane, si Anne Boleyn, at lumaki sila na magkasama. Magkasama rin sila sa palasyo at nangangarap na maging ang susunod na reyna. Isinilang ni Jane ang lalaking tagapagmana. Ito ay si Edward VI. Ito ay nang 12 ng Oktubre ng taong 1537. Ngunit hindi naglaon dahil sa komplikasyon sa panganganak ay pumanaw din itong si Jane. Kung inaakala na dahil may tagapagmana na ay finish na ang hari. 2 matapos na mabalo, muling nagpakasal ang haring karinyoso. Anne ng Cleves. Ayon sa mga historiador, kailangang pakasalan ng hari ang isa sa 2 magkapatid na sila Anne at Amelia. Ito ay upang makabuo ng mas matibay na kasunduan sa mga taga-Europa. Ngunit ayon sa hari, bago ang lahat, nais niya muna na kahit sa pintang larawan, ang 2 ay kanyang masilayan muna. Nang makita nito ang pintang larawan ng 2, ayon sa hari, mas maganda itong si Anne kung ikukumpara naman kay Amelia. Kaya naman ito ay ang pinili niya. Saka si Anne ay dinala na sa Inglaterra. Ito ay nang 11 ng Enero taong 1540 nang unang masilayan ng haring ito si Anne.
at ito ay kanyang ikinagulantang. Sa tindi ng pagkakaiba ng itsura nito, kung ikukumpara sa larawan na kanyang unang nasilayan, tinangka ng haring ito na pigilin ang kanyang sariling kasal. Ngunit masyado nang malapit ang pakikipag-isang dibdib nila. Natuloy man, 6 na buwan lamang ay nagdiborsyo din ang dalawa. Tinanggap ni Anne na siya ay ang magiging kapatid na lamang ng hari hanggang sa kanyang huling mga sandali. Pumanaw si Anne July ng ika-1557. Sunod naman pinakasalan ng hari ay itong si Catherine Howard. Isa rin sa mga dilag na naghihintay sa listahan ay itong si Catherine Howard. July ng ika-1540 nang ito ay pakasalan ng hari. Sa panahong ito, si Henry ay sobrang taba na at halos hindi na makakalakad pa. Kinagiliwang maigi nitong si Henry si Catherine. Maya't maya ay nireregaluhan niya ito ng kung ano-ano. Tinawag niya ito na ang kanyang rosas na walang tini. Ngunit hindi nagtagal, lumabas ang usap-usapan na itong si Catherine, si Henry ay pinagtataksilan. Kakaunti man ang ebidensya para sa hari, ito ay sapat na. Kaya naman sa turing luntian o ang Tower of Green, ang ulo ni Catherine ay naalis sa kanyang katawan. Ito ay dahil sa kanya daw na pangangalo niya, si Catherine Parr. Ang ika-6 sa naging may bahay ng malikot na haring si Henry VIII. Ito ay ang byuda na si Catherine Parr. July ng taong 1543, mataas ang pinag-aralan ng byudang ito. Kaya naman nang minsan ay magkamali ito na magka-interes sa relihiyon ng mga Protestante ay agad itong pinaaresto ng hari na si Henry. Nakaiwas man ito sa tiyak niya na kamatayan, sa halip ay naging mapayapa pa ang samahan ng dalawa. Naging maayos ito na madrasta sa anak ng hari. Ang reynang ito ay ang kumumbinsi sa haring si Henry na ibalik sa tamang pagkakasunod-sunod ang mga anak nito na si Mary at si Elizabeth. Naging maayos din ang pamumuno nito nang minsang umalis ang hari at pumunta sa gera. Nang pumanaw ang hari sa edad na 55 dahil na rin sa hindi naging maganda ang kalusugan nito simula pa sa umpisa. Nanatiling reyna itong si Catherine Parr at isang taon matapos ay sumunod na rin ito na pumanaw. Mga katinagalog ko, alin sa mga asawa nitong si Henry VIII ang pinaka nakakaawa para sa inyo? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim. Ito ay upang sama-sama na ating basahin. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.